Ayun. Hi, ako nga pala si Dirk Akasha. Ang next natin na re-review na mic ay ang Maki EM89D na nabili ko sa Amazon. Ang purpose ko kaya ko siya binili sa Amazon kasi mas mura siya. At the same time, gagamitin ko siya for pag-record ng beatbox. Kahon beatbox. So, yun nga. So, check natin yung specifications ng mic ito. So, ito nga pala itsura ng box ng Maki EM89D. At yun nga, sa Amazon ko siya nabili. So, ito yung characteristics ng Maki EM89D. Poor, clear sound. Tsaka matibay yung mic, matibay. Cardioid polar pattern pala siya. At ito naman yung specs ng manual ng mic, yung documentation. Yan. At meron din mic clip. Na kaso nga lang, wala lang 5/3-inch adapter. So, kailangan pang bumili. So, ito nga pala yung 5/3-inch adapter. So, ito siya. Makakabili ka naman separately sa Shopee, Lazada, or saan man gusto mong bumili. Basta, ayun nga, hindi siya kasama sa mic. At ito naman yung kasama XLR cable, wala lang Velcro. Akin yung Velcro na yan. Lagay ko na lang. So, matibay yung XLR cable, matibay. At ito naman yung mic. So, ito yung mic. So, ito yung XLR pins. So, yeah. Ito yung ilalim niya. And wala siyang switch. Same time, ito yung grill ng mic niya. So, medyo flat. So, may edges siya. So, ito yung magandang feature niya kasi hindi siya gumagulong sa table. So, ito nga, tinetesting nga natin sa table. Hindi siya masyadong gumagulong kasi meron siyang slotted na grill. At the same time, yun nga, laking advantage ito. Yun nga lang, kaya nga lang siya gumagulong kasi hindi pantay yung nasa table ko, may babigat sa table. Compared mo naman sa other mics na ito nga sa Shure SM58, gumagulong siya sa table. No problem naman. So yun nga, check naman tayo ng specifications sa mic. So yung mic nga pala may frequency response na 50Hz to 16kHz at dynamic siya and cardioid polar pattern na may output impedance na 600 ohms. And yun yung frequency response niya. So, kaya nito mag-ano ng mga maingay na sounds. And kung concern ka, ito yung specs niya made in China. So, yun nga. Nakita ko to sa website nila. Ito yung promotional video. Pwede siyang gamitin naman. Lahat naman ng mic pwedeng gamitin sa karaoke. Basically, kung anong meron ka, pwede mo siyang gamitin sa karaoke. And, yun nga. Kaya niya yung maingay na output in source. Maingay na sound source. And at the same time, matibay siya. Huwag mo lang gagawin sa bahay ito. Matibay. Teka. Baka makalimutan ko. Ito nga pala yung pouch ng Maki EM89D. Kasama siya sa box. Sorry. Soon, darating tayo sa pagkakataon na naka-aircon ako. So, ito nga pala yung tunog ng mic. Yung off-axis rejection niya. So, kapag yung placement ng mic is pakaliwa, pakanan, or... So, diba, depende kung paano siya nakatapat sa gunting tunog niya. So mic check. Hello. So ano nga pala siya? Cardioid polar pattern. So walang tunog sa likod and less tunog sa gilid pero mas napipick up niya yung nasa harap ng grill. So, yeah. So, ito nga pala yung resonance ng Maki EM89D kapag nasa stand siya. So, try to itap yung stand. Maririnig niya meron siyang tunog na... So, ganito siya kaingay pag nasa stand tas accidentally na natatapik. So, ito naman yung handling noise niya. Yeah. Ganun siya. So,
pagpasa-pasa sa kamay, ganito yung ingay niya. Kapag hawak mo siya, ganito yung ingay na pinaproduce yung noise. Handling noise. So, ito naman yung plosives test. Peter pounds on the pizza, popping with pepperoni with precision. Peter pounds on the pizza, popping the pepperoni with precision. Peter pounds on the pizza, popping the pepperoni with precision. Yung mga PNV sounds, PNV, V, yung mga mahangin na yung air na, ayun, pag binibigkas mo, tumatama siya sa grill. So, yun yung nagpaproduce ng sounds, yung mga p, p, yung mga B, B. So, yun nga, plosives test, ganito nag niya. P, 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 B, B, B. Yung mga ganung sounds. So, head on naman tayo sa proximity effect. So, ganito yung tunog niya kapag ganong kalapit. So, hindi naman issue yung proximity effect kasi lahat naman ng mic may proximity effect. Pwede mong magamit yung proximity effect sa pagkanta mo or sa live performance din. Maraming artist gumagawa nun. Pwede mo siya magamit sa advantage mo. So, ito nga pala yung proximity effect niya. Ganito yung tunog niya kapag masyado ka malapit sa mic. So, ganito yung tunog niya. So, step back ako. So, ganito yung tunog na mic kapag hindi ako ganun kalapit. So, ganyan yung tunog niya. Ganito nga pala yung tunog na mic kapag improper yung holding niya, yung improper handling ng mic. So, pag kinakap siya, ganito yung tunog niya. Check, 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 check. Sorry ah, pero improper talaga yung paghawak ng ganitong mic. Kasi nababawasan yung frequencies. At least na maging tunog maayos yung sa speakers or sa live sound is nagiging muffled yung tunog niya. So kapag ganito, 'di ba, mas open sounding siya kaysa yung ganito na close sounding. Pero pansin niyo sa Mackie EM89D, okay pa rin naman yung tunog niya. It's such na parang muffled yung tunog talaga eh compared dito na open handling, 'di ba? Mas okay yung tunog nito kaysa yung ganito na muffled. I miss the days on being on fire. Yeah, I miss the days on being on fire. Riding around with the ones that keep me inspired. I miss the days on being on fire. I miss the days on feeling on fire. Riding around with the ones that kept me inspired. But I could have been wrong, I could have been right. And none of you seem like friends tonight. Say I was just waiting for the moment to take me away. It's just one of those days. I miss the days on being on fire. Yeah, I miss the days on being on fire. Riding around with the ones that keep me inspired. I miss the days on feeling on fire. I miss the days on feeling on fire. Riding around with the ones that kept me inspired. But I could have been wrong, I could have been right. And none of you seem like friends tonight. See, I was just waiting for the moment to take me away. It's just one of those days. For once, let's leave it dreaming to someone else. And our time has slipped away. We're sinking faster, faster, no more play. Get ready for the catch, I'm on the next step. Waiting for a year. And all at once, it leaves you breathless. We're next to nothing but open hands. Reach out, hold on tight. I know it hurts, but keep trying. And with your love, this won't be over quick. Out of the blue, it strikes you. Catch but the fear of letting go.
for once, let's leave the dreaming to someone else. And our time has slipped away. We're sinking faster, faster, no more play. Get ready for the catch, I'm on the next step. Waiting for a year, and all that it was, it leaves you breathless, with next to nothing but open hands. Reach out, hold on tight. I know it hurts, but keep trying. And with your love, this won't be over quick. Out of the blue, it strikes you. What's left to catch but the fear of letting go? So, ayun, marerecommend ko ba to? Siyempre, marerecommend ko siya. For the price na 2,840.33 sa Amazon, swak. Kasi katunog niya yung Behringer XM8500, pero mas nag-focus to sa lows and highs. So, scoop yung mids. Kaya pansinin nyo, umaangat pa rin yung boses ko. And, sobre, maganda to. Kaso nga lang, kung bibili mo sa Amazon, naabutin ka ng mga 1 week. Within a week or 1 week, mas siya matatanggap. So, para ka na rin bumili sa China. Pero one thing good about this is, sa US siya nang gagaling kapag binili mo. Pero kung di mo afford na maghintay, pwede ka bumili sa Shopee na ang presyo niya ay nasa 4,800. Medyo mahal. Malaki rin malitipid mo pag sa Amazon ka bumili. Pero nga, matagal nga lang ma-deliver. Pero kung sa Shopee, possible na ma-deliver siya ng 1 to 3 days since sa Metro Manila lang siya mabibili. So yes. So sa makukuha mo sa mic ka to, meron ka ng XLR cable tsaka mic clip. Kaso nga lang wala siyang 5H to 3H standard adapter. Wala siyang ganito. So kailangan pang bumili separately. Pero still, mura lang naman siya. Bigay ko yung link ko saan makakabili ng ganito. So, interested kayo bumili ng Mackie EM-890, nasa Amazon siya at Shopee. And for the sound, okay naman siya. Okay siya. Tulad nga nabanggit ko kanina, tunog Behringer XM8500 na mas nag-focus sa clarity. And sa napansin ko, hindi siya maganda sa handling noise kasi ito yung, for example, sa mic stand, nakakabit siya. Pag nasagi siya, ganito yung tunog niya. Yung tapping sound. Pag tinatap mo siya, ganito yung tunog niya. So, how much more kapag handling noise? Kapag handled siya, ganito yung tunog niya. So, much better na gamitin mo siya na may stand. So, at the same time, yung plosives is prominent din sa mic na to. Kaya much better, suggestion ko lang din na gamit ka ng windscreen or apply ka na lang ng mic techniques like off axis, kakanta ka hindi masyado sa mic or layo ka onte, which is nga, isa sa mga mic techniques and effective ways para mabawasan yung plosives at saka yung proximity effect. Yung proximity effect naman is magagawa naman siya ng, hindi naman siya bad kasi kasama siya sa dynamic mics. Sa things na meron sa dynamic mic and sa mga mics in general. So, magagamit mo pa rin siya sa advantage mo. Like, for storytelling niya, nasa stage ka, pwede mo naman siya idaan. Yun nga lang, ayun. Kailangan mo din lumayo and gamit ka ng mic techniques. For live sound, pwede naman siya. Advisable naman siya. Marirecommend ko siya. Pero much better siya na nasa stand. Kasi yun nga, yanina, binanggit ko yung proximity, yung handling noise, tsaka yung plosives niya. So, suggestion ko talaga gumamit ng windscreen. And, for spoken poetry, okay naman siya. Okay naman siya, pero much better sa stand, naka-stand siya. The same din sa pagbibigay ng speaking seminar, pag ginagamit sa speaking seminar or sa talk to.
much better na sa mic stand siya para sa akin. At ayun nga, good thing about this picture nga, sabi ko nga sa mic is ni siya ganun gumugulong sa table, sa flat surface. So much better siya. Good picture siya. Meron din ganito yung SE Electronics B7, SE B3, SE B7X. Not sure kung meron din yung SE B2 pero hindi ko pa na-check eh. Pero yun nga, good picture to, good picture. Pag nilagay sa table, hindi siya masyado gumugulong. So, mar-recommend ko ba yung mic? Siyempre, mar-recommend ko yung mic for the price. So, ikaw na lang bahala kung sa kabibili, kung sa Amazon or sa Shopee. So, yun. Muli, ako nga pala si Dirk Akasha at maraming salamat.